Hello mga galas, welcome back to my YouTube channel. This is Duquesa TV. Sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel at kung bago ka pa dito, paki-subscribe na lang po Duquesa TV, spells as D-U-Q-U-E-S-S-A space TV. And don't forget to click the bell button to get notified with the latest and beautiful updates. So mga galas, ngayong araw na to, magluluto po ako ng ginisang munggo with spinach, with cabbage, eggplant, ampalaya, and a lot more. So mga higala, kita ko sa inyo ngayon kung ano ang mga ingredients sa ginisang munggo. Alam niyo ba, yung ginisang munggo isa sa mga paborito nating mga Filipino, especially kapag pupunta tayo sa mga karinderya, pupunta tayo sa mga restaurant, dyan, especially mga Filipino restaurant, kahit saan sulok pa ng mundo, naghahanap tayo ng munggo. Especially na sa Pilipinas tayo, naalala ko talaga yung times na naghahanap ako ng ginisang munggo. Yung iba nilagyan ng gata, yung iba naman nilagyan ng kung ano-anong mga karne na hinahalo doon. So ngayong gabi na to, ipapakita ko sa inyo yung ginisang munggo na tunay yung ihahalo natin instead sa mga chicken, instead sa mga iba't ibang karne na nilalagay. So ngayon, tuna siya. Ginisang munggo with tuna. So mga galas, ang mga ingredients na kailangan po natin is simpleng-simple lang siya. Mas ganda pag maraming gulay. So ang ingredients natin dito, especially yung gagawin natin yung ginisang munggo is meron tayong talong. At talong, binabad ko to sa tubig para hindi siya masira kasi hinihiwa-hiwa natin ito kanina. So meron din ako ditong spinach. Hindi talaga ito nawawala kahit anong luto ko. Lulutuin ko, I mean, spinach. Siyempre, yung tuna na ihahalo natin mamaya instead sa kung ano nung karne na like chicken or kung ano nung karne na gustong-gusto ninyo. Meron din ako ditong repolyo or cabbage. Diba? Sarap din yan. And of course, dito, nilagay ko na siya dito lahat. Meron tayong ampalaya. Ayan, ampalaya yan siya. Pero isang pirasong ampalaya lang para hindi masyado mapait. Meron din tayo ditong kamatis. Wow! 2 pieces of kamatis lang. So meron tayo ditong luya. Meron tayo ditong onion. At saka meron tayo, of course, yung bawang. Kailangan talaga yan. Tapos instead na oil ang nagamitin natin, butter na naman ang ipapagisa natin. Itong butter, onions, bawang, luya, at saka itong tuna. Of course, meron tayong munggo. Ayun ang munggo. Kagabi, binabad ko siya sa tubig para hindi masyadong mahirap magpakulo ngayon. Kasi mostly, binababad sa tubig talaga kapag magplano ka ng magmunggo ka kinabukasan, ibababad mo siya sa tubig sa kinakagabihan para bukas, ready na siya na pakuluan mo siya o palambutin hanggang sa maluto mo yung ginisang po. Ayan yung munggo natin, kailangan palambutin siya. So kanina ko pa ito siya pinakuluan. Kailangan malambot na malambot before natin siya gigisahin later. Parang masarap yung ginisang munggo natin with tuna at saka spinach and cabbage and a lot more. Tapos mga higalas, kapag kumakain tayo, especially sa Pilipinas pa tayo, masarap talaga yung ginisang munggo na meron tayong partner na mga prito, like pritong isda, or pritong manok, or kung ano namang prito, yung mga dry na pina-fried natin, masarap yung i-partner doon sa ginisang munggo natin. So ngayon, ang gagawin ko lang is ginisang munggo lang talaga. Wala akong prito na iba, pero masarap talaga to. Nakapagluto na ako before doon sa Philippines, if I'm not mistaken, sa Philippines ng one time ng ginisang munggo nung nasa Manila pa ako. So ina-apply ko yung, sabi ko nga sa inyo, yung kung paano niluto sa province yung mga ginisang munggo. So ngayon, i-apply ko kung paano siya niluto doon sa probinsya. Kasi pa nakikita ko ito na niluto ng mga kaibigan, ng mga family natin. So ngayon, i-apply ko siya dito ngayon sa ibang bansa. For the first time, nakapagluto ko ng ginisang munggo with tuna. Masarap kasi talaga itong ginisang munggo na to, lalo na pag, especially kapag gutom na gutom ka rin. Of course, at saka pag marami kayong sabay-sabay na kumakain, lalo ka mapapadami sa pagkain. So, inantay ko lang ngayon na lumambot yung munggo natin na pinakuluan para ready-ready na siya igisan later. So, mga higala, samahan nyo ako hanggang sa katapusan ng video ko na to para makikita ko sa inyo kung paano yung way, kung paano yung process na pagluto ng ginisang munggo. Napaka-simple lang talaga. So, thank you so much for watching my
past or previous mga videos hanggang sa video na to. Maraming salamat sa panonood niyo sa akin. At sa lahat na pwede niyo nakapasubscribe ng aking YouTube channel, pakasubscribe na lang Duquesa TV spells as D-U-Q-U-E-S-S-A space TV. And don't forget to click the bell button to get notified with the latest and beautiful updates. One thing to remember mga higalas is that we have to wash lahat ng mga ingredients na ating gagamitin, yung mga dahon, yung mga spinach, lahat, yung mga paglulutuan natin, mga ginagamit natin mga kaldero or pawali or sandok, hugasan talaga natin yan para maging malinis yung pagluluto natin. Kasi gusto ko talaga sa pagluluto yung malinis, yung process, tapos masarap. Tapos maganda ka sa pakiramdam na ang linis-linis ng pagkaluto at saka ang sarap-sarap ng ating niluluto. Mabubusog talaga tayo mga higala. So, kailangan lahat, hugasan natin siya. Ayan, hugas tayo ng mga ito, mga ganyan, gagamitin natin. Mga kutsara kapag ano tayo, pag titikman natin. At kung ano pa mga ginagamit natin, kailangan nating hugasan para maging maganda at saka masarap yung ating pagluluto or yung ating mga niluluto. That's one thing to remember, okay? Habang nag-wait tayo dyan, yung iba kasi, especially mga tayong mga Filipinos, mahilig tayong kumanta, kung ano-ano mga kanta man dyan, mahilig tayong mag-video, okay? So, lahat ng kung ano-ano mga ginagawa natin sa buhay, sinabayan natin ng pagganda. Kasi it's one way of expressing something na feel natin at this very moment or kung sa sunod na mga araw. At nakadepende naman kung ano ang nararamdaman mo sa kanta na iyong kakantahin. Or depende sa kung anong emosyon mo nararamdaman ngayon yung kanta na gagawin natin. Kasi napakabuti po kasi kantahin talaga yung iisa pa lamang. Yun. Sa dinami-dami ng aking minahal kung sino-sino na-na-na sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas ay di na maaring balikan. O kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso'y ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. So kung ano man nararamdaman natin at this very moment of time, dinadaan natin sa kanta at saka kung ano mga ginagawa natin sa buhay, especially tayo mga OFW na nalulungkot, dinadaan din natin sa pagganta. Ngayon, pagluluto tayo, diadaan ko din, kakanta-kanta din, or habang nag-aantay sa mga process na pagluluto natin, diadaan ko rin sa kanta yung may mga times na ganun para hindi tayo ma-bored at hindi tayo ma-bored sa pag-aantay ng mga next na process na gagawin natin. Doon ito, nagpakulo tayo. So, ang tagal niyang kumulo ay ang tagal niyang magpalambot ng munggo. So, habang inaantay yun, kaya wakanta-kanta ako para din malibang yung mga audience natin. Ayan mga galas yung munggo na pinakuluan natin at pinapalambot natin. So okay na siya, kaya sinalin ko na siya sa isang lagayan, tinagal ko na yung sabaw para ready na siya na gisahin. So the first step mga galas is of course gisahin mo yung tuna or yung kung ano may yung meat na gagamitin niyo po sa ginisang munggo. Gisahin mo siya sa sibuyas, sa bawang, pati luya. Tapos, ilagay mo yung tuna. After nito, is ilalagay natin yung munggo. Or, ilagay natin yung tuna. Ayan mga higalas, after na nagisa po na yung tuna, kanina, nilagay ko na siya ng tubig, tapos nilagay ko na yung munggo para po sa gagawin natin ginisang munggo. Ayan! Ayan mga higalas, kulo na po yung munggo natin. So, ilalagay ko na yung ampalaya ngayon, pati yung talong natin. Yun ang next step natin. As you can see, nilagay ko na yung ampalaya natin doon sa ating munggo. Ayan, ampalaya. So next ito is yung talong. Ayan mga higalas, ilalagay ko na yung talong mga higalas. Tapos, antayin natin siyang kumulo para lumambot na din yung talong din natin. Then, next natin ilagay yung mga
iba pang mga ingredients like kamatis, repolyo, at saka spinach. Yun na lang tatlo ang natira. So, pakuluin natin ulit. Kasi yun lang kasi, bawat lagay natin ng mga ingredients, pakuluin. Kasi yun ang pinaka-importante, yung kumulo talaga yung niluluto natin. Ayan mga guys, kumulo na siya. Nilagay ko na yung asin, paminta, yung betchen, at saka yung chili powder. Nailagay ko na siya. After nun, nailagay ko yung talong. So, pinakuluan, nilagay na yung mga kailangan mga pampainhance ng flavor. Kumbaga, yung asin, chili powder, yung paminta, or betchen. Ayan mga higalas. So, next step is nilagay ko na yung cabbage o yung repolyo. Diba? Oh, wow! Mukhang masarap. At saka napiplahan ko na rin siya. Cabbage. So, next ang cabbage is yung kamatis, din yung spinach. So, next mga higalas, nilagay ko na yung kamatis mga higalas. Tapos, pakuluin siya ulit hanggang ilagay na natin yung pinaka-last na gulay na ingredient, which is spinach. Ang spinach is napakasarap nito mailagay o ihalo kung kahit ano may mga sabaw na gusto niyong lutuin. Tulad ng mga ulo ng salmon, sa ibang ulo ng salmon, mga tinola, or kung ano pa mga sabaw na gusto niyo. Or kahit sa mga nilagang baka, pwede yung spinach na yan. So, ngayon, sa ginsa mong natin, merong spinach, of course, present siya always. Ayan mga higalas, nilagay ko na rin yung spinach, yung pinaka-last ingredient natin sa niluluto ating ginisang munggo with tuna. Ayan! Ayan mga higalas, lutong-luto. Ito na po yung finished product ng ating nilulutong ginisang munggo with tuna. Ayan! Luto na po siya. At saka perfect sa pamilya, perfect sa barkada. At saka hindi ka kagastos ng kalakihan. So, ready to serve! Naluto na po na yung ginisang munggo natin with tuna. Magpapaalam na po ako sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood sa akin hanggang sa katapusan ng video na to. At saka hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po doon kaya sa TV. Spells as TUQUESSA space TV. And don't forget to click the bell button to get notified with my latest and beautiful updates. Maraming salamat mga higalas. Bye for now and see you some other time. This is Tokesa TV signing off. Bye-bye! Subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Don't forget to subscribe. Galas, don't forget to subscribe Duquesa TV and then click the tiny bell. Subscribe na lang po. Don't forget to click the bell button to get notified with the latest updates.